Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po, Father. Sa atin pong pagdiriwang ng banal na misa, atin pong aalalahanin at ipagdadasal ang lahat ng mga may sakit, lalo na po yung mga nasa kanilang tahanan na hindi natin kasama ngayon dahil sa kanilang karamdaman. At lahat ng mga may sakit, maaari dyan, ang ilan ay naririto ngayon, physically present, and asking God through the intercession of St. Padre Pio na kayo ay gumaling. Kasama po kayo sa ating mga panalangin ngayong umagang ito. Sa lahat po ng nagpamisa ngayong oras na ito, sa lahat ng mga sumusubaybay sa atin sa pamagitan ng ating live streaming, sama-sama po tayong magdarasal at lalapit sa Panginoon at hihingi ng biyaya, lalo na ang kagalingan ng ating kaluluwa upang makasama ni Jesus sa kanyang naging pagtawid sa kabilang buhay, sa buhay na ganap, sa buhay o sa muling pagkabuhay. Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, atin muna pong pagsisihan ang ating mga nagawang kasalanan. Humingi tayo ng awa at patawad sa Diyos, lalo na sa maraming beses na sinadya natin na mahulog sa kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagganap sa Pasko ng Pagkabuhay, ikaw ay nakikipagtipan sa sangkatauhan. Ipagkaloob mong aming maisakatuparan ang pananampalatayang aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagsasalita pa sina Pedro at Juan tungkol sa kanilang pinanggalingan nang dumating ang mga saserdote, ang kapitan ng mga bantay sa templo at ang mga saduseyo. Galit na galit sila sa dalawang apostol sapagkat ipinapahayag nila sa mga tao na si Jesus ay muling nabuhay at ito ang katunayan na muling mabubuhay ang mga patay. Kaya't dinakip nila ang dalawa, ngunit ikinulong muna hanggang kinabukasan sapagkat gabi na noon. Gayunman, marami sa kanakarinig ng kanilang pangangaral ang sumampalataya kay Jesus at umabot sa 5,000 ang bilang ng mga lalaki. Kinabukasan, nagkatipon sa Jerusalem ang mga pinuno, ang matatanda ng bayan at ang mga eskriba. Kasama nila si Anas na pinakapunong saserdote, si Saipas, si Juan, si Alejandro, at ang buong angkan ng pinakapunong saserdote. Pinaharap nila ang mga apostol at tinanong, "Sa anong kapangyarihan o kaninong pangalan ninyo ginagawa ang mga bagay na ito?" Sumagot si Pedro, napuspos ng Espiritu Santo, "Mga pinuno at matatanda ng bayan, kung sinasiyasat ninyo kami ngayon tungkol sa kabutihang ginawa namin sa lumpong ito at kung paano siya gumaling, talastasin ninyong lahat at ng buong Israel na ang taong ito'y nakatindig sa inyong harapan at lubusang gumaling dahil sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesucristong taga-Nazaret."
Siya'y inyong ipinako sa krus, ngunit muling binuhay ng Diyos. Ang Jesus na ito ang batong itinakwil ninyong mga tagapayo ng bahay ng siyang naging batong panulukan. Kay Jesu Kristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit, ang kaniyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. O pasalamatan ang Panginoong Diyos, pagkat siya'y mabuti. Ang kaniyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Ang taga-Israel, bayaang sabihit kanilang ihayag. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas. Lahat ng may takot sa Panginoong Diyos dapat magpahayag. Ang pag-ibig niya'y hindi magwawakas. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Ang batong itinakwil ay nakangapagtayo ng tirahang bahay. Sa lahat ng bato'y higit na mahusay. Ang lahat ng ito, ang nagpamalas ay ang Panginoong Diyos. Kung iyong mamasdan ay kalugod-lugod. O kahanga-hanga ang araw na itong ang Diyos ang nagbigay. Tayo ay magalak, ating ipagdiwang. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Kami ay liligtas, tubusin mo poon, kami ay iligtas. At papagtagumpayin sa layunit hangad. Ang pumaparito sa ngalan ng poon ay pagpapalain. Magmula sa templo, mga pagpapalay kaniyang tatanggapin. Ang poon, ang Diyos. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Tayo po ay magsitayo. Panginoon. At sumayin niyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling napakita si Jesus sa mga alagad sa tabi ng lawa ng Tiberias. Ganito ang pangyayari. Magkakasama sina Simon Pedro, Tomas na tinuguri ang kambal, Natanael na taga Cana, Galilea, ang mga anak ni Zebedeo at dalawang alagad. Sinabi sa kanila ni Simon Pedro, "Mangingisda ako." "Sasama kami," wika nila. Umalis sila at lumulan sa bangka, subalit walang nahuli ng gabing iyon. Nang magbubukang liwayway na, tumayo si Jesus sa pangpang, subalit hindi siya nakilala ng mga alagad. Sinabi niya, "Mga anak, mayroon ba kayong huli?" "Wala po," tugon nila. "Ihulog ninyo ang lambat sa gawing kanan ng bangka at makakahuli kayo." Sabi ni Jesus,
Inihulog nga nila ang lambat at hindi nila ito mahila sa dami ng huli. Sinabi kay Pedro ng alagad na minamahal ni Jesus ang Panginoon iyon. Nang marinig ito ni Simon Pedro, siya'y nagsuot ng damit sapagkat hubad siya at tumalon sa tubig. Ang kasama niyang mga alagad ay sumapit sa pangpang, sakay ng munting bangka. Hilahila ang lambat na puno ng isda. Hindi sila gaanong kalayuan sa pangpang, mga 90 metro lamang. Pag-aho nila sa pangpang ay nakakita sila roon ng mga baga na may isdang nakaihaw at ilang tinapay. Magdala kayo rito ng ilang isda na huli ninyo, sabi ni Jesus. Kaya't sumampa sa bangka si Simon Pedro at hinila sa pangpang ang lambat na puno ng malalaking isda, 153 lahat. Hindi napunit ang lambat kahit gaano karami ang isda. Hali kayo at mag-almusal tayo, sabi ni Jesus. Isa man sa mga alagad ay walang nangahas magtanong sa kanya kung sino siya, sapagkat alam nila na siya ang Panginoon. Lumapit siya si Jesus, kinuha ang tinapay at ibinigay sa kanila, gayon din ang isda. Ito ang ikatlong pagpapakita ni Jesus sa mga alagad, pagkatapos na siya'y muling nabuhay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tayo po ay nasa 5th araw na ng kung tawagin ay Octave Easter, na kung saan ating ginugunita, inaalaala at ipinagsasangayon ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. Diyan nakaugat ang ating pananampalataya sa kanyang muling pagkabuhay. Sa ating paniniwala sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus, nakaugat ang malalim na dahilan kung bakit tayo nagtitipon-tipon ngayon at nagdiriwang ng banal na Eucharistia. Sa paniniwala ng simbahan na tayo yun, na ang Panginoong Jesus ay muling nabuhay, atin yung ipinagsasa ngayon sa pamamagitan ng pagdiriwang ng banal na Eucharistia. The reason for the celebration of the Holy Eucharist is none other than the resurrection of Jesus. Kung walang paniniwala sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus, wala tayong pagdiriwang ng banal na Eucharistia. Kaya nga't ang lahat ng dumadalo sa pagdiriwang ng banal na Eucharistia ay nagsasabi o nagpapahayag ng kanyang paniniwala sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus. The celebration of the Holy Eucharist and our attendance is not simply or does not simply mean nandito ako dahil meron akong hinihingi sa Diyos. Nandito ako dahil nagsisisi ako sa aking kasalanan. Nandito ako dahil kailangan ko ng tulong ng Diyos. Nandun ako sa pag-estado ng buhay ko na gulong-gulo na ako. Ang dami kong struggle, ang dami kong problema, ang dami kong isipin ngayon. Puno ako ng pag-aalala. Kaya kailangan ko ang Diyos. Meron akong hinihingi sa Kanya. Pero yun po ay bahagi lang ng ating pagkatao. Hindi yun ang hudyat ng ating pananampalataya at paniniwala sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus. Ang tunay na hudyat ay ano? Ang pagbabagong buhay. Sapagkat ang Easter, ang ibig sabihin ay pagtawid mula sa kadiliman patungo sa liwanag. At ang sinumang naniniwala sa muling pagkabuhay ay tumatawid sa ganyang karanasan. Kaya kung tayo'y naririto ngayon at humihiling lamang sa Panginoon ng mga pangangailangan natin araw-araw o dahil tayo'y nagkaroon ng problema dahil na rin sa ating sariling kamalian,
kakulangan ng pagpapasya o maling priority sa buhay, kulang ang ating pakikilahok sa pagdiriwang ng banal na misa. Kung walang pagbabago sa ating buhay at naroon pa rin tayo sa lumang sarili, hindi pa tayo tunay na nakikilahok at tumatawid mula sa kamatayan patungo sa muling pagkabuhay. Dahil ang lahat ng lumalahok sa banal na pagdiriwang dapat ay kasamang tumatawid o kasamang tumawid ni Jesus sa bagong buhay. Ang ganda po ng simbolismo nung pahayag na narinig natin sa ating mabuting balita. Magmamadaling araw na noon, magliliwanag noon, pero may dilim pa at nandun pa ang mga alagad. Nung sila'y nanghuli ng isda, wala silang nahuli dahil wala pa sila sa liwanag, hindi pa sila tumatawid. Pero nung nagliwanag na, sinabi na nakita nila ang ating Panginoong Jesus na hindi nila masyadong makilala. Nung napasa kanila ang ating Panginoong Jesus, marami silang nahuli. At yun ay katotohanan ng buhay natin bilang tumatawid at nagnanais sumama sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus. Magiging fruitful ang buhay natin at magiging totoo tayong maging Easter people kung sasamahan natin ang ating Panginoong Jesus sa kanyang naging pagtawid sa kabilang buhay. At paano tayo sasama? Lalayuan natin ang kadiliman. Hindi na tayo babalik sa dati nating buhay. Kung kayo dati ay magagalitin, kung kayo dati ay hindi makapagpatawad, kung kayo dati ay mainggitin, kung kayo ay puno ng pagkamuhi sa inyong puso, at nandyan pa rin yan hanggang ngayon, ibig sabihin nasa kadiliman pa kayo, hindi pa kayo kasama ng ating Panginoong Jesus na muling nabuhay. Ang mga nakasama na ng ating Panginoong Jesus ay ang mga taong number one, puno ng pananampalataya sa Panginoon. At ang nananampalataya ay puno ng pag-asa, puno ng kapayapaan sa kalooban kahit sa kanyang paligid, kaguluhan ng nangyayari, hindi siya naaapektuhan. Dahil nasa kanya ang Panginoong Jesus na muling nabuhay. Puno ito ng pagtitiwala, puno ito ng pag-asa, na kailanman kahit anong mangyari sa kanyang paligid, anumang problema ang kanyang harapin, gaano man ito kalaki, gaano man ito kabigat, maliman kayo o tama, palaging nandoon ang pagbabagong buhay, ang hindi pag-alala, sapagkat alam niyo na nakatawid na kayo dahil bago na ang inyong pagkatao. At ang pamantayan na ninyo ay ang pamantayan ng ating Panginoong Jesus. Ganun ang mga nakikinabang o ganun ang nakasamang tumawid ni Jesus upang marating ang muling pagkabuhay. Kaya nga ang tanong sa atin ngayong umagang ito, nasaan na tayo? Nasaan na kayo? After 5 days, balik na uli ba sa dating ugali? After 5 days, ayan na naman kayo. Nangangapit bahay na naman. Pinag-uusapan na naman ang ibang tao na walang kinalaman sa inyong buhay. Iyan na naman kayo. Nakita ninyo na maganda ang suot ng inyong kaibigan. Gusto nyo rin gayahin kahit wala kayong kakayanan. Inggit ang tawag dyan. Ayan na naman kayo. Naninira na naman ang ibang tao dahil lang sa inyong sama ng loob sa kanila.
Ang mga ganyan ang hindi pa nakatawid. Ang mga ganyan ang hindi pa nakikita ang liwanag. Ang mga ganyan ang hindi pa nabubuhay sa muling pagkabuhay, bunga ng pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Ang Easter season ay isang uri ng pagtawid mula sa kadiliman patungo sa liwanag, mula sa kasalanan patungo kay Hesus. At ang tunay na nakasama sa kanyang pagtawid ay diretso ang tingin. Ang tingin kung saan ang tinitingnan lang at sinusundan ay ang ating Panginoong Hesus. Hindi nababahala sa nangyayari sa kanyang paligid dahil alam niya na kasakasama niya ang Panginoong Hesus na muling nabuhay. Mga kapatid, ngayong umaga, tanungin natin ang ating mga sarili. Nakatawid na ba tayo? Sino na ang ating sinusundan? Nasa kadiliman pa rin ba ang buhay natin? Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Lahat po ay magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming mapagmahal, lubusin mo ang ginaganap na pagpapalitan ng mga kaloob mo at ng aming mga alay upang ang aming mga kinahihiligang bagay ay mapalitan ng pagnanais sa iyong mga bigay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong, lalo ngayong ipinagdiriwang ang paghain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubo sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon.
po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pagitan ng iyong espiritu gawin yung banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinigtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin yan ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-aasang sila'y muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linis ang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kaligud-lugud sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubili naman nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasang Bye.
namin kami yadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan ni Teleo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Heso Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi pong sumain yung lahat. At sumain niyo rin. Magbigayan po kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Hallelujah.
magsalo tayong masaya sa tinapay na pamista bago't wagas. Alleluia. Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang Dambana ni Santo Padre Pio, at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong mga handog. Si Kristo'y inihain na pamaskong maamong tupa, magsalo tayong masaya sa tinapay na pamista bago't wagas. Alleluia. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagpatuloy mo ang iyong matapat na pagsabaybay sa iyong mga dinudulutan ng kaligtasan upang ang aming ipinagpakasakit na sagipin ng iyong anak ay makinabang sa pagkabuhay niyang nagbibigay galak sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, sa pagnanais nating palawakin ang dokumentasyon at datos ng mga pilgrims and devotees na bumibisita sa pambansang Dambana, kami po ay nag-aanyaya sa inyong lahat na makilahok sa ginagawang paggalap ng impormasyon na makakatulong sa pagpapaunlad ng ating turismong pangsimbahan. Makikisuyo po kami na pakiscan ng QR code na inyong makikita sa paligid ng simbahan at pakikumpleto ng mga impormasyong kinakailangan. Makakaasa po kayo sa aming pag-iingat ng private information na inyong ibabahagi bilang pagsunod sa batas ng Data Privacy Act of 2012. Ang inyong pakikisa ay malaking tulong at susi sa tagumpay ng proyektong ito.
yung bukas, Sabado, ika-anim ng Abril, ay unang Sabado ng buwan. Mayroon po tayong prosesyon sa karangalan ng Mahal na Birhen. Sa ganap na ikalima ng umaga, nasisimula natin sa harap ng Fountain of Hope. Ang mga sasama ay naangyayahang magdala ng kandila. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ikasampu ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa Amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo yung bendisyon sa mga gamit nito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin, dasalan, nagpapalala na yung kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin. Upang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Lobin mong tularin ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.